Paano naman po yun yung mga paring nag-asawa? Ano po mangyayari sa kanila? Di ba naging pare na sila, akala nila hindi sila mag-aasawa pero nag-asawa pa rin. Sa canon law, kapatid, yung mga pari na may vow of celibacy at nag-asawa, ang kaso yan ay concubinage yan. Rin ang Diyos sa katastasan. Kumusta? Itong inyong lingkod, Brad Wendell Talibong, muling magkasama ninyo sa pagkakataong ito. At kung bago lang kayo sa ating channel, mga kapatid, inaniyahan po namin kayo na maghikayat sa ating mga kapatid na katulikong magsubaybay. At huwag kalimutan mag-like. Huwag kalimutan din na pindutin ang subscribe at ang bell button para updated kayo sa talakayan at mag-comment. Saan po makikita sa Bible na bawal ikasal ang pari ng Katoliko? Hindi po yan sis, pinagbabawal yun po ay bawal celibacy. Pero sasagutin po yan ni kapatid na Angel Santos. Brother Angel? Ang tanong nyo is bawal ano yung ikasal ang pari ng Katoliko? Saan daw po makikita sa Bible verse na ipinagbabawal ang pagpapakasal ng isang paring Katoliko? Okay, unang-una po no, ang turo kasi ng simbahan hindi po tayo kasi Bible verse, tayo po ay church based no, ang ano natin ang turo, church is the pillar and foundations of the truth, okay? So kailanman ang simbahan hindi po siya nagturo no, nagturo na pinagbabawal lalo na sa mga tao kaya nga nagkakasal sila no. Okay, at ang mayroon tayong limang D's na sinasaan na tinatawag dyan, ang simbahan po kasi may tinatawag na D's of faith, limang D. Ano po yung ba yung D? May tinatawag tayong doctrine, may tinatawag tayong dogma, no? May tinatawag tayong deposit of faith. Ang church may tinatawag din devotion. Yun yung mga prayer natin, rosaries, yung mga devotional prayer, and may tinatawag tayong discipline. That's a discipline po. And at the same time, devotion. Hindi po siya doktrina. Okay? Mm-hmm. In other words, hindi siya yung sinasabi na, pag sinabi mo doktrina kasi, doktrina yan sa lahat ng mga Katoliko, huwag kayong mag-asawa. This is a discipline. Tayo po ang mag-ano yun. Tayo po ang may choice yun. Kung gusto mo mag-asawa, okay din po. Pero kung gusto mo nang hindi mag-asawa, okay din po yun. Dahil mismo ang ating Panginoong Jesucristo ang nagsabi doon, check, maano pa po ba natin dyan? Yung sabi ng ating Panginoong Jesucristo mismo, no, sa aklat ng Mateo, na mayroong mga hindi mag-aasawa dahil sa pag-ahari ng Diyos. Sila ay magiging, mismo ang magiging bride nila, ay mismo groom nila, mga madre, ay mismo ang Diyos lamang. So they're dedicated their life for Christ only, para sa paghahari ng Diyos. So even before sinabi na pinili, it's a choice. It's not a doctrine po. So in other words, choice mo yan, kung gusto mong kung choice po ng makaparean yan, kung gusto nila magkapamilya, okay din po yan. No, pero kung gusto naman po ng mga ng makaparian na ng hindi mag-asawa sa pamamagitan ng pagsisilbi sa Diyos, pagiging pari, pwede rin po 'yon. It's a choice, it's a devotion and discipline. Hindi po siya doktrina sa buong simbahan, kapatid. Brother Angel? Yes, bro, dagdag po. Ito po sa Catechism of the Catholic Church, no, na mabasa natin, kapatid, ito po, pakita natin ang sabi ni Bro Angel na teaching ng simbahan. Catechism of the Catholic Church, 1579. All the ordained ministers of the Latin Church, with the exception of the permanent
deacons are normally chosen from among men of faith who live a celibate life and who intend to remain celibate for the sake of the kingdom of heaven. So, yun ang official na aral, no? Sila mismo hindi pinipilit na magiging celibate. Sarili nila na pagpili yan dahil mula pa sa lumang tipan, ang Diyos may utos na huwag kang mag-aasawa sa isang lugar o magkaroon ng anak. Sa Jeremiah chapter 16 verses 1 up to 2, this message came to me from the Lord, do not marry any woman. You shall not have sons and daughters in this place. Ano po ba ang dahilan? Pero tandaan natin, kapatid, na ang sentro ng pananampalataya ng simbahang Katoliko, dalawa po, may dalawang tinatawag na Western churches, Western Church, yun ay ang Roma, nakabase ang Santo Papa. Merong tinatawag na Eastern churches. Yung Eastern churches, yun po ang Jerusalem, Alexandria, Constantinople, Antioquia, yun po ang Eastern churches. Ang mga pari doon na united sa Santo Papa, ang mga pari doon ay pinapayagang mag-asawa maliban lang sa tinatawag na Western Church sa Roma. Merong tinatawag na celibate. Ano po bang dahilan? Kahit nga si San Pablo, sabi niya sa 1 Corinthians chapter 7 verse 8, ito naman ang masabi ko sa mga walang asawa at sa mga biyuda, mabuti pa sa kanila na manatiling walang asawa tulad ko. So, ibig sabihin, si San Pablo, walang asawa. At ano ang dahilan? Ito ang sabi ni San Pablo sa first unang mga taga-Corinto City 35. At ito'y sinasabi ko sa inyong sarili. Kapakinabangan, hindi upang alisin ko ang inyong kalayaan, kundi dahil sa bagay na nararapat at upang kayo'y maglilingkod sa Panginoon nang walang abala. So, yun ang malinaw sa celibacy, na maglingkod sa Panginoon na walang abala. Bakit? Sa 1 Corinthians, unang Corinto, Kapitulo 7, 32-34, ito ang sabi ni San Pablo. Nais kong mailayo kayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinagkakaabalahan ng lalaking walang asawa ay ang mga gawaing ukol sa Panginoon. Kung paano niya mabibigyan ng kaluguran ang Panginoon. Ngunit ang pinagkakaabalahan ng lalaking may asawa ay ang mga bagay ng sandibutang ito. Kung paano niya mabibigyang kaluguran ang kaniyang asawa. Dahil dito'y hati ang kaniyang malasakit. Gayun din naman ang pinagkakaabalahan ng isang babaeng walang asawa o isang dalaga ay ang mga bagay ukol sa Panginoon sapagkat nais niyang maitalaga ang kaniyang katawan at espiritu sa Panginoon. Subalit, ang pinagkakaabalahan ng babaeng may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutang ito kung paano niya mabibigyang kaluguran ang kaniyang asawa. So, yun ang dahilan kung bakit ang simbahang Katoliko ay may tinatawag na vow of celibacy. At tandaan natin na nakita ni San Juan doon sa pahayag Kapitulo 14 versikulo 4, ito po ang mabasa natin. Ito ang mga lalaking na natiling malinis at hindi nagkaroon ng anumang kaugnayan sa mga babae. Sumusunod sila sa kordero saan man siya magpunta. Sila'y tinubos mula sa buong sangkatauhan bilang mga unang handog sa kordero. So, kaya, kung mapansin natin, sa langit may mga lalaking
malinis, nanatiling malinis. Wala umanong kaugnayan sa mga babae. Sumusunod sila at nagiging handog sa kordero. Ngayon, sino ang katuparan nito? Alang naman ang mga pastor at ministro na may asawa. Yun po, kapatid. Ayan, sister is B. Ako, maraming salamat po. Ayan. Paano naman po yun yung mga paring nag-asawa? Ano po mangyayari sa kanila? Di ba, naging pare na sila, akala nila hindi sila mag-aasawa, pero nag-asawa pa rin. Sa canon law, kapatid, yung mga pare na may vow of celibacy at nag-asawa, ang kaso yan ay concubinage yan. Kaya, di sila pwedeng maikasal sa simbahan dahil naikasal na siya bilang pare sa simbahan. Maliban lang kung hihingi siya ng permiso sa Vatican para malayasized. Ano po yung ibig sabihin? Yung deklarasyon na para malayasized siya ay ibig sabihin tinanggal siya sa pagiging ordained minister at ibinalik siya sa pagiging laiko, kaya pwede na siya na mag-asawa. Halimbawa, yung mga pari na may vow of celibacy, ngunit may sikreto, may karelasyon. Si Pope Francis may reformisyon. No, May 9, 2019, nagpalabas siya ng motto proprio na ang pamagat, Vos estes lux mundi. Ano po ba yung Vos estes lux mundi? Inaatasan niya ang bawat obispo sa bawat diocese na kung merong mga pare na involved sa sexual scandal, dapat i-report, dapat ipablatter. At meron ng mga pare, kapatid, na dahil sa tinatawag na Vos estes lux mundi na motto proprio, ibinalik sa simbahan sa pagiging lay, hindi na ordained minister. Pero, sa nalaman ko, hindi lang ipinablis ng bawat diocese. Yung sa diocese na may involved na pare na nahatulan sa Vos estes lux mundi. No? So, yon ang sa mga involved ng sexual scandal. Pero sa mga pare na humihiwalay sa kanilang ministry, nag-asawa, pwede silang hihingi ng pahintulot upang malayasize, ibig sabihin, maibalik sa pagiging laiko upang makasal. Yan po, kapatid. Okay po. Maraming salamat po sa malinaw na sagot. Lagi ko po kayong pinapakinggan, kami ng aking asawa. Ayan. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.